Pagtapos ng Cebu Divide, nag-uwian ay mga kasama. Dito sa Santander ay nag-rent ako ng hotel at pumunta ako sa Lodo Magete. Umikot lang ako sa city maghapon. Tapos tumambay dun sa park. Kinabukasan, from Santander to Oslo ay pumadyak na ako para i-meet doon sila Bobby. Good morning. Bike there. Mga alas 6 ng umaga andun na ako. Kailangan maaga kayo magpa-register dahil ang daming tao dito. Sobrang dami. Pagkatapos nyo mag-register, maghihintay kayo na pumila, bibigyan kayo ng number at pipila kayo dun sa mga bangka. Maghahantay kayo na bangka na maging available para sakyan ng grupo ninyo. Napakaraming foreigner na nagpupunta dito, hindi lang mga Pinoy. Pag tinawag na yung number nyo, ayun, pwede na kayong sumakay. Okay. 83. So yung bangka ay allowed lang na 30 minutes. Yun, pag andyan na yung mga putanding, pwede namang tanggalin yung life vest kung talagang marunong kayong lumangoy. Itong mga bangkero na kasama nyo ay mga lifeguard din at ang gagaling na itong mga to lumangoy, promise. Ang laki ng butanding na to. Nakakatuwa siya pero bawal siyang hawakan. Bawal din kayong pumunta dun sa malayo at malayo dun sa bangka nyo. Yan, ready na kami dito. Naghahantay lang kami ng bangka na nagpapakain ng mga butanding na dumaan sa harap namin. Hello, Bob. Ang dami nakaharang. Yun nga, sabi nga ni J. Paul, ang daming nakaharang na mga ibang guest. Ito na. Nakakatuwa tong butanding na to. At ang dami rin mga isdang sumusunod habang nagsasaboy ng kanin yung bangkero sa harapan ng butanding. Bob! Bob! Yo! Grabe! Wala po. Wala po ulit. Lapit ng butanding na to at napakalaki niya. Sa totoo lang, nung first time kong lumapit sa kanya, medyo natatakot ako kasi balyena pa rin siya. Ang laki. Pero ika nga nila ay gentle giant. Ito ang isang problema. Ang dami na itong mga ibang guests na nakaharang sa harap mo. J. Paul and Bobby. Yes, sir. Tapos ng Cebu Divide. Streaming naman kami. Tapos ng butanding. Woo! Yan o. Go! First time ko dito sa Oslo but first time ko rin makapag-swimming kasama nga mo, mga butanding. Eto, si Blutanding. Kung tutusin itong mga nasa harapan namin ng mga butanding, mga baby pa daw yan.
ilang taon pa lang siya. So yung mga parents nito, mas malalaki pa. Talagang nakakatakot pag lumapit sa'yo. Kita mo yan, no? Nakakatuwa itong mga bankero na to. Itong isa, sumisid siya na sobrang lalim. Tapos may binuga siya na bubble na ang hugis ay bilog, parang hula hoop. Ang galing. Bilib na bilib ako. Itong isa sumusunod pa, nagka-camera pa. Sinusundan niya yung bilog hanggang sa mawala na. Tanding. Ay nako, nakaharang. At naman kayo magkakaroon ng chance na makita yung Butanding harapan. Kaya maghantay ka lang, huwag kang makipagsabayan dun sa mga ibang turista na humaharang sa view ng mga fellow guest nila. Isang maninisid na to, muntikan pa siya. Oh, tinamaan pala siya ng buntot ng Butanding. Ang galing. Nakakatuwa. Ayan, mga nakaharang na naman itong mga ibang turista. Pag-uwi, medyo mainit na. Mainit na yung sikat ng araw. Nag-bike na ako pabalik Santander. At uuwi na ako ng Manila ng araw na to. Kailangan ko pang kumuha ng bus. Kung sakaling hindi nyo pa napapanood yung Cebu Divide nga pala, lalagay ko sa description yung playlist link netong Cebu Divide. Panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. Sana nagustuhan nyo tong munting pasyal natin sa Oslo. At kung hindi ka pa subscribe, hit that subscribe button. Hit mo na rin yung bell button para parating updated sa channel natin. Share nyo na rin at mag-comment kayo. Thumbs up kung ano yung tingin nyo dito sa episode natin na to. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo parate. God bless, ride safe.